Sa pagkakataong ito, sisilipin natin ang presyo ng sibuyas sa merkado at alamin natin ang iba pang isyong pang-agrikultura with Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estuperes. Magandang umaga po, Sir Rex. Magandang umaga, Sir Adjo, at saka sa ating po taga-panood at taga-pakinig po. Opo. Sir, mataas pa rin po ang presyo ng pulang sibuyas sa mga pamilihan. Kailan kaya inaasang bababa ang presyo nito? Hindi bumababa ang presyo, even doon in-encourage na natin yung mga nagtatago po ng pulang sibuyas na base doon sa atin pong harvest. Mukhang hindi pa rin gumagalaw ang presyo. Doon sa ibang mga markets, may bahagya lang pero napaka-konti. Kailangan natin on the ground. No? Tingnan natin kasi by Thursday, pupunta kami sa Nueva Ecija, tingnan namin kung ano ng sitwasyon. Kung may kailangan ng i-harvest doon sa off-season harvest natin para at least makatulong dito sa supply natin. Patuloy naman po ang pagbisita ng atin pong monitoring tips doon sa mga cold storage kung saan either naka-impact yung atin po yung po mga kontrabando o di kayo mga local produce po natin na red onions. May nagtatago ng pulang sibuyas? Meron po kasi based doon sa ating information, nung harvest season po, mababa ang presyo. Ang nangyari po may nagkopo po ng harvest. No? Ang bilin nila, masyadong mababa at 15 to 20 pesos. Even though yung cost of production is 35. Opo. So kung ito po ay hindi pa lumalabas sa ating mga pamilihan, kasi pumunta po ako sa Baligtawak, ang isang sako po ay ang per kilo, ang puhunan mo ay 227. So dagdagan mo incidental expenses, abot na siya ng 260, 280. Opo. Opo. Pero yun po ngayon ay tinitingnan na atin po monitoring team kung meron po nakatago ng pulang sibuyas at makikita rin natin kung may mga illegal or smuggled po na puting sibuyas. O, ano pong kasong kakaharapin ng mga nagtatago po ng sibuyas sa mga panahong ito? Yun pong makikita lang natin yung sa red onions, no? Opo. Yung cold storage na kung may movement ka ng stocks, walang problema yan. Ibig sabihin, naglalabas po sila ng kanilang stocks. Ang problema nito yung mga white onions na walang dokumento. Matagal mo tayo, hindi nag-issue ng import permit eh. Pero meron pa silang pinasok na puting sibuyas, which is na mukhang marami pa rin sa ating mga ibang cold storage po na hindi registered. Kailan po inaasahang may lalabas ang assessment tinggal sa inventaryo ng pulang sibuyas at ano ba ang magiging batayan para magdesisyon kung dapat bang mag-import nito? Actually, Sir Aljo, sibuyas naman hindi prime commodity, no? Hindi basic commodity siya. Pero yun nga, sinasabi natin, kung matapos po natin inventaryo, even though may initial inventory na 10,000 na pinigay sa atin ng DTI, 10,000 metric tons, plus kung merong off-season harvest tayo, medyo maganda-ganda ang supply natin. Pero kung wala ho yan, itignan po natin at it's the decision again whether we have to import yung sibuyas natin. Hindi na nakakatakot pag nag-decision tayo mag-import. Baka pag-issue natin ng import permit, yung mga sibuyas na sa tabi-tabi lang maglabasan. Tapos mag-import ng mag-import, baka mamaya niyan. Pagtag-ani na naman ang ating onions, babaha na naman. Kausap natin yung mga magsasaka, sabi niya, sana kung tuloy-tuloy ang gagawin ninyo yan, ma-break yung cycle na puro smuggled onions during harvest season. Aabot ang supply ng sibuya sa inasang demand ngayon, lalo't panahon ng Kapaskuhan? Meron naman po tayo, no, sa ating pong pagtaya, lalagpas naman tayo dun sa ating supply. Yun nga lang, ang question pa rin dun, yung presyo. Sa amin nga, sinasabi namin, anyway, yung ating pulang sibuyas na yan ay locally produced yan ng kiligin natin kasi sa atin ay sariling atin po yan. Hinabi nyo na hindi na ibebenta sa Kadiwa Store sa mga nakumpiskang smuggled onions. Ano ang gagawin sa mga sibuyas na yon, Sir Rex? Yung atin pong nadesisyonan sana noon, kung maaaring pong ibenta ito sa ating mga Kadiwa Center, yung ating puputing sibuyas na nakumpiskan, itong mga smuggled. Kaso na pagdesisyonan namin, based on our meeting with the monitoring team, mukhang itong sibuyas na ito, hindi tumaan naman, di ba, ang SPSIC, itong sanitary, phytosanitary analysis, dapat yan, bago palang i-load sa ating country of origin, meron din dapat yan na safe, dapat yan pagpunta sa atin. Kaso lang, smuggled ito. So dito ang gagawin natin yung analysis. And based on the analysis, mukhang ang dumating na sibuyas,
hindi na itago, yung bagel na yan, hindi na itago sa maayos na imbakan, nag-deteriorate siya at mukhang infested na. And based on the analysis, not fit for human consumption, kasi may nakikita yung ating mga analyst na merong mukhang merong E. coli. So, hindi talaga safe for human consumption. At yun ang pinapaalala natin sa ating mga kababayan na yung smuggled na sibuyas ng puti, eh, mukhang huwag natin tangkilikin yan. Even though, sabihin na natin sa online man yan. Just kasi yung ating po mga retailers ngayon, bihira ka na makakita ng puti kasi pinababawal din ng ating pong mga market administrator. Itong pagpaparehistro ng cold storage facilities, papaano ang magiging proseso po nito? Papaano rin makakatiyak na lahat ay tatalima rito? Hindi natin magagawa ito sa Department of Agriculture, even yung ating mga monitoring teams. Ano? Kailangan po natin ng collaboration dito or partnership with the local government unit. So mag-umpisa po tayo ang ating partnership sa local government unit kasi ang Department of Agriculture ay na-devolve na po. Wala na po tayo sa local government unit. Ano ang nakikita pang hakbang ng DA para po mapigilan ang smuggling ng agricultural products sa bansa? Ang collaboration ng siguro talaga dito sa Adyon. Sa atin pong mga kasama sa government ng agencies, yung sa Bureau of Customs, dapat sa first border control, so sa mga puerto, dapat yun ang atin pong una pong bantayan. Secondly is that mag-iingat rin po tayo na pagbigay ng import permit, kung makakasira rin lang ito sa ating pong industriya. Yung panawagan namin sa ating mga kababayan, kung magkakaroon man kayo ng mga impormasyon, tulad nung kasama natin sa civil society, si Cassin Dongso, at may sinabi nga siya na may mga bagong players naman ng smuggling. So yun po ay binabantayan po natin at kailangan lang natin sila sampulan. May ibang agricultural products ba ang inasa nating magtataas din ang presyo sa mga susunod na araw? Meron kami na informasyon no, na yung atin po mga gulay galing dun sa northern area. Opo. Na nagtaasan din, lalong-lalo na panahog natin sa pansit. Pero base dun sa information natin, bumaba po yung presyo dahil sa dami ng supply rin dun sa mga areas na yun. So we're expecting na sana naman kung atin po mga gulay na yan na kailangan natin sa Pasko, ang presyo din dapat reasonable din. Pero sabi nga namin, alam mo, pag Pasko, normal na yung nag-slight increase in the prices of commodities. May tanong po si Job Manahan ng ABS-CBN News. Sir Rex, ang kanyang tanong, sa tingin ninyo, may sindikato ba na nagtatago ng pulang sibuyas? Isa ba ito sa tinitingnan ninyong daylan sa pagtaas ng presyo nito? Tama po. Alam mo, buyas lang naman, you know? Whether it's local, local natin, red onion, ang presyo naman yan depends on the supply and demand. Mm. And therefore, alamin natin yung pagpunta natin sa ground ngayon na kung ano bang estimates natin, even though na natamaan tayo ng bagyong paeng, anong estimates nito? Yun ba problema talaga natin sa supply o talagang may nagtatago lang? Dahil kung mahirap kasi, tuntunin ito, palipat-lipat ang pinaglalagyan, makikita mo lang sa balintawak, maraming sibuyas, pero ang taas po ng presyo. May tanong din si Dano Tingkungko ng GMA 7. Mura ang gulay ngayon sa Baguio. Base yan sa report ng ONCL at DA Monitoring. Pero mataas pagdating sa mga palengke sa Metro Manila. Ano ang namomonitor ng DA? Bakit ganito ang sitwasyon sa mga palengke? Kami rin po, nagtataka. They were expecting na dapat mababa ang presyo pagdating dito sa Metro Manila dahil nga ang presyo naglilitan niya po yung ating mga retailers. May pinapayaran silang ganito dahil pinayaran na ang gasolina, yung handling, yung tubig, yung pwesto. Yun ang litan niya nila. But kung bumaba ngayon sa ating transport, dapat mababa rin po. So isa pa yan siguro sa Aljo, no? Na isa sa mga bagay po natin tingnan na hindi lang siguro ang Department of Agriculture ang magmamonitor din sa ating mga palengke. May mga market administrators naman yan, pero doon din sa ating pong mga local government units. Kung pwede naman silang
makipag-ugnayan sa kanila for the motoring. Kasi pwede naman silang tumulong sa kadiwa, pwede rin silang tumulong sa ating monitoring. Para nang sa ganun, ito'y makikita natin na hindi lang naman sa Department of Agriculture, sa ating lahat po, kasi tayong involved dito. May tanong din si Claisel Pardilla ng PTV. Sinabi ng SRA na dumoble ang supply ng asukal kumpara nung nakarang taon. Batay din sa pagtaya ng DA, bababa sa 70 to 85 pesos presyo kada kilo ng asukal by November at December. Bakit 95 pesos pa rin daw ang presyo ng asukal? Batay yan sa monitoring ng DA. Reasonable ba ito, itong 95 pesos na white sugar sa merkado? Yung nakita natin sa merkado, 95, may 98, no? Yung refined sugar. Ang tanong lang natin dyan, mukhang nagkaroon tayo ng, siyempre may mga imperfection in type of sistema, yung, kasi pag nag-set tayo ng suggested retail price, yun pa rin palagi ang basihan. No? Even though na yung sabi nga namin, we have to coordinate with the Sugar Regulatory Administration. Tingnan natin ang inventaryo kasi meron namang mga mills na may production na. Nag-allow tayo ng import. Actually, yung import natin hindi lang 150, 1,000 metric tons. Meron nakabalansi pa no, nag-import din natin. Supposedly, marami nang dapat ano na asuga sa ating mga merkado. Pero sabi nga ng mga miller, masyadong mababa kung 70 ang pagbabasihan. So, pwedeng 995. So be it. Ano kung nakikita natin sa ating mga merkado? Anyway, pag suggested retail price naman, sa mga suggestion, at saka sinasabi nga natin, siguro, nag-usap-usap kami, pabayaan na muna natin ang market na mag-play kasi mahirap magdikta dyan and we don't know yung sinasabi natin na cost of production din yung mga planters na yan. So yun ang mga tinitingnan natin. May mga along the way, meron tayong mga nagkaroon ng mga flow, ng mga problema. Yan po ay inaayos natin sa adyong. Opo. Nais po ni Senador J.V. Ejercito, ang principal author ng Anti-Agricultural Smuggling Law, si Rex, na pabilisin ang pagsasampa ng ito, non-bailable na kaso ito, economic sabotage against agricultural smugglers na nagtatake advantage dito po sa increased consumer demand during Christmas holidays. Pati na po ang Bureau of Customs dito and DOJ. Kumusta po? Ano pong tugon dito ng Department of Agriculture? Yung pag sawata po ng ating mga smuggling, hindi ano dapat yan eh, team. No? Pero mag-lead dapat yan yung ating pong Bureau of Customs. Kasi po, ito yung mga smuggler. Yung sabi nyo nga kanina, kailangan ng talagang ano, bigyan ng sample. Yung si Asik Layo po ng Department of Agriculture, palagi po yan, kasama yung DPI. No? At yung ating Coast Guard at kapulisan, para ito titingnan no, yung ating pong mga dumadating. Pero base doon sa sinasabi nga, kung may bill man yan o may law, sample muna ang tingnan natin. Para bang may nagtanong nga sa akin, sa audio niyan eh, di ba ang sekretary niyo, sekretary sa presidente? Eh sabi niya, nakakalalaki yan eh, sina-challenge niya sa presidente at naglakas ang loob nila ng import. Yun isa sa yun sa mga tinitingnan natin. Mukhang lang bakit ganun. Patuloy ang cycle ng smuggling na ito na even na kahit anong bantay mo, meron pa rin. Siguro meron lang tayo dyan ng mga diferensya. Ito sa ganun siguro, issue ng permits, or sa pagbabantay ng mga Bureau of Customs at Coast Guard doon sa ating pong mga puerto. So yan ang dapat strengthen. Isa pa nga yan ulit. Ano? Kung tinitingnan natin yung accreditation of cold storage, yun pong ating monitoring, nakasama ang local government unit, siguro pati yan ay isama natin sa ating collaboration sa local government unit din. May follow-up question si Claisel Pardilla ng PTV. Ano ang gagawin ng DA para may tamang presyo ng asukal sa merkado? Nag-submit na raw ng SRP recommendation. Opo, ang Sugar Regulatory Administration sa DA. Tama po ba? Yung sa pagdating sa ganyan po, wala pa tayong information. Ano? We need to talk to the undersecretary, senior undersecretary, at saka yung grupo na nag-aral po nito.
May tanong din si follow-up question si Dano Tingkungko ng GMA7. Kailan posibleng maramdaman ang epekto ng stable na supply ng asukal sa presyo? Ayun, kasama natin yan, no? Yung reports on the inventory, reports on the suggestion kung anong presyo talaga na dapat. Pati po yung ating po mga arrivals of imports, kasama po yun na pag-uusapan po natin with the senior undersecretary. May follow-up pa rin si Dano Tingkungko. Ano ang komento ng DA sa posibleng pagkulang ng supply ng bigas sa darating na taon? Actually, yun din ang comment ko kanina. No? Opo. I heard the information na may pagkukulang. Even na yung ginagawa rin naman namin ng supply and demand for the next quarter siguro, or in the next 6 months for next year, no, based on the ending inventory for this year. Yung mahirap kasi na magsasalita tayo, like yung pinag-usapan namin yung ating mga kasama, na pag nag-announce ka tayo ng ganyan, nagkakaroon ng epekto doon sa international market, nagtataasan. And therefore, mukhang mahirap magbigay ng komento dyan na by next year tataas. So ang gagawin ng ating mga, kung mag-import man tayo, magtaasan ang presyo. Ang sa atin lang naman, ang tinitingnan natin, magkano ba talaga, ilan ba talaga yung inventory natin? Plus, meron tayong tinitingnan ngayon na nagkaroon ng problema doon sa mga importation ng ating private sector. Mukhang masyadong mahigpit na others will go to smuggling rather than yung sa legal na importation. Pero sa ngayon, yung sinasabi natin by next year, ay hindi muna kami magko-comment dyan kasi pag mismo Department of Agriculture magsasabi na ganito ang mangyari by next year, mukhang magkakaproblema tayo sa international market. Maraming salamat, Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estuperes. Thank you po. Maraming salamat din, Adyot. Mabuhay po tayo.